Magandang araw na naman sa lahat. Ito na naman, trending news na naman ito yung isishare ko kay Banat Pai about sa Bucor. Na nangyayaring gulo sa Bucor. Yung nakakulong may baril, may ice pick, yon. Ang galing-galing mo, Katapang. Akala ko ba ay matapang ka kasi sa apelyido mo lang, Katapang. Di pala. Ah? Duwag ka pala. Bakit ikaw hindi ang humaharap? Hindi ikaw ang humaharap. Ah? Na nagsasalita dyan. Pinagsasalita mo dyan yung si Angelina mo na nag-advisor mo. Sabi pa ni Bantag. Ah? Tingnan nyo, ang Bucor ngayon, tinanggal si Bantag dahil sobrang strikto, which is yan ang nakakabuti dyan sa loob ng bilibid para ma-disiplina ang mga nakakulong. Tapos, pinopolitika ninyo si Bantag. Galing mo talaga, Remulia. Kasi nilagay mo yung tauhan mong si Katapang. O ngayon, sabi pa ni Katapang, ano yung mga sinasabi niya noon? Kailangan na may human rights din naman itong mga may karapatang pantao din naman ito, bla bla bla. O ngayon, kinakarma ka na. Oh, yan. Tingnan lang natin. Binibibi-bibi mo. Binibibi niyo ang mga nakakulong. Yun. Sana karmahin pa kayo. Mayroon pang malupit na mangyayari dyan sa bilibid. Katapang, yung mukha mo. Traidor, tingnan. Pinagkaisahan niyo lang talaga si General Bantag na maayos ang pamamahala niya diyan sa bilibid. Ngayon, ano na ang nangyayari? Nagbarila na ba? Pakinggan niyo itong balita ni Banat Pai. Aguluhan sa Bucor. Alam naman po natin na nangyari diyan sa Bucor, 'di ba? Sinipa nila diyan si General Bantag. Sinipano ho nila dyan si DG Bantag at ginawa ho nila na kung ano-anong istorya hanggang ngayon, inisyuhan nga siya ng warrant at ipinalit nila yung kanilang batang si Katapang. Kagapang. Alam naman po natin kung inyong aaralin ang kasaysayan ni Katapang. Si Katapang po ay isa yan sa mga bata ni Pinoy noong administrasyon ni Noynoy Dilawang Aquino. Palpak. At marami yung kinakasangkutang kontrobersya yan si Katapang. Tingnan nyo. Kaya nga nung siya ay pumasok dyan, ay talaga naman pong kung ano-anong inimbento para mapagbintangan si Bantag ng kung ano-ano. Yan ang totoo dyan. At eto na nga. Ngayon, sabi nga ang karma ay nandyan lang sa tabi-tabi, ika nga. Tama. Kasi nga ho, ginawa nun nila ng istorya. Kesyo gagalit sila sa sinisiraan si Bantag. Ni Bantag. Kesyo daw hindi masyadong inaalagaan ang mga nandoon sa loob ng Bucor, ito ngayon ang kanyang sariling diskarte. Diskarte ni Katapang at diskarte po walang iba ko hindi ni Secretary Remulia. So, ito na nga, lumalabas na unti-unti yung mga baho dyan sa loob ng Bucor ngayon. At ngayong araw na ito, napabalita. Napabalita ang
rambulan, kung ano-ano dyan sa loob ng Bucor. Panoorin po natin ito, ha? O, panoorin natin. Naghigpit ng seguridad ang new beloved person matapos ang pamamaril na ikinasugat ng siyam na preso. Ah. Patay din ang isang preso na posible raw napagbintangan na nagturo sa baril na ginamit sa krimen. Nagbabalik si Gary De Leon. Isinugod sa ospital ang siyam na PDL na ito sa insidente ng walang habas na pamamaril sa maximum security compound ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Corrections, nagkaroon ng alita ng dalawang PDL na miyembro ng Bahala na Gang at Batang City Jail sa loob ng compound. Yes, at habang nag-aaway ang dalawa, isa pang PDL na miyembro ng Batang City Jail ang tila nag-amok at nagpaputok ng baril. Ito, dito pa lang eh, di ba? Alam mo, nung panahon ni Bantag, talagang marami hong nagalit sa kanya mga PDL. Dahil napaka-strict ho ni Bantag, tinanggal ho yung mga tiwali at ang mga inilagay ho dyan, mga Marines. Kaya talagang strict ho ang pamamalakad ni Bantag noon. Pero nung panahon na pinuliti ka siya dyan at pinalitan ni Katapa, tinanggal ho yung mga matitinong mga Marines na... Diyan sa Bucor. Kaya nga, galit si Bantag eh. Kaya nga, dito pa lang, makikita mo na. May nag-amok, may namaril. Mabuti yun. Mabihirang buhay. Galing. Tingnan natin ang tapang ni Kagapang. Saan ka nakakita? Kung saan siya ng tatapang na may baril ang mga nakakulong. Niya. Diba? Akala natin, droga lang ang bumalik sa loob ng Bilibid. Yun. Talamak na naman ang droga sa Bilibid. Ultimong baril ay bumalik ho dyan. Yes. At tulad nga ho ng sinabi ko, ito first hand information ho ito, ha. First hand information ho. Oh, ito siya, sabihin ko na sa inyo, ilang beses ko na sinabi sa inyo. Itong nakaraang buwan laang, I'm not sure if June or the month of July. Basta itong nakaraan lamang na buwan, no, nakaraang ilang linggo, naimbitahan po ang Mocha Girls na mag-perform dyan sa loob. Oh, tingnan nyo. Meaning to say, bumalik na naman ang mga party-party pala sa loob. Hindi nila alam na ang manager ng Mocha Girls ay si Banat Bay. So, ano yan? Dilawan style na naman. Tulad nga, dati ng ginagawa ni Dilima. Inimitahan ako nung isa sa booker na nagbubuk dyan sa loob, sabi sa akin, "Sir, imbitahan namin ng Mocha Girls, ha?" Sabi ko, "Diloko nyo ba ako?" Hindi, totoo yun, ha? Dalawa na isip ko kagad, eh. Ano ba? Inimbitahan nyo ba ang Mocha Girls? O inimbitahan nyo ang Mocha Girls dahil gusto sila mag-perform? O inimbitahan nyo ang Mocha Girls para pumunta ako doon tapos hindi nyo na ako palabasin? Baka yun, ikulong ka na sa loob. Hindi ako nagbibiro. Hindi yun ako magsisinungaling. Kasi yun ang totoong natanggap ko, eh. Inimbitahan ako, eh. Sabi ko pa nga, eh. Alam ba nila na si Banat Bay ang manager ng Mocha Girls? Walang alam, kaya inimbitahan. Kasi, alam nyo, ngayon, bulabog. Meron pa rin naman sa entertainment industry na hindi ho nakakaalam na ako po ang manager. Ang akala nila si Byron Cristobal. Ngayon, balik ang rambula na naman. Si Banat Bay, isang tao. So, style ng may mga dilawan niya noon. Pang ganyan, ganyan. Yung nag-aalaga dyan sa Bilibid. Laging may rambulan. Papayag lang ako kung ibabalik niyo si Bantag dyan. Correct. Ibalik si Bantag dyan. Diba disiplina lahat yan? Ano ibig ko sabihin? Balik na ho ang lahat ng mga nangyayari nung panahon ni Dilima. Panahon ni Dilima ni Sabah, lahat ho ng mga nangyayari nung panahon ni Dilima ay nagbalikan na dyan sa Bucor. May party-party na, may concert-concert na pala. Ito, mantakin mo, may barilan sa loob, may nag-amok. Ano to? Parang tanga lang. Kaya nga. Anong klaseng kulungan niya? May baril na mga ano? Binibaby kasi ni Katapang. Baby. At pitong iba pa. Itinuturing lang daw ito ng Bucor na isolated case ang incident. Isolated eh. Yan lagi ang rason. Anong isolated case? Isolated mata ninyo. Alam mo, sa totoo lang, bumalik na yung baril dyan sa loob.
Hindi isolated case yan. Nagkataon lang, may nag-amo, kaya nabuking. Oh, correct. Sigurado ko. Kasi nabuking, kaya isolated na agad. Hindi lang po yan, iisang may baril dyan sa ngayon. Tama. Sigurado ko. Nagkataon lang, nag-amok at may topak at siguro hindi nakahingi ng L-top yung ano, yung may hawak ng baril. Hindi nakahingi ng pulburon. Hindi siya nag-neuro exam. Kaya may saltik pala. Itong Bucor, gagaguhin nyo pa kami na isolated case. Isolated yun, ang lagi nilang rason yun. Isolated. Sa bagay, alabi nga ng mga marami nga yung utu-uto. Correct. Mga nabubudol. Nino nang! Maraming tanga. Ayan ang bagong Pilipinas. Bagong na Pilipinas. Naman, bagong kasinungalingan. Ng Bucor. Ano daw? Bagong baril. Bagong Pilipinas. Bagong baril. Bagong Pilipinas. Grabe bagong talaga, kasinungalingan. Ayan. Si Angelina niya. Bautista. Hindi siya nag-agree sa agreement nila. So, ako! Nasabi pa ni Bantag Angelina Ahas. Angelina Bautista, parang kilala kita, ha? Parang Deputy Ahas. Deputy Director for Operation ng Bucor. Oh, Deputy Director. Hindi po ba kayo yung binabanggit ni General Bantag? Ni Bantag noon na tinanggal niya dyan dahil meron daw di umanong katiwalian? Yes, siya yan. Yung sinabi ni General Bantag. Hindi po ba kayo yun, Madam Angelina Bautista? Na, yan parang po pala ahas daw. Nyo, itsura pa lang. Alam na alam na. Madam Angelina Bautista, yun totoo. Ngayon, naging advisor ka na ni ano? Katapa? Kumunod siya ng baril. Yun po yung iniimbestigahan natin. Paano nag- Kawawa ka naman, Madam Angelina Bautista. Nung bida-bida, ang Bucor, ang humaharap, si Katapang. Kaya nga, bakit hindi ayun, si Katapang ang humaharap? Napalpak, pambihira, ikaw ang pinaharap. Saan na si Kagapang? Isti Katapang? Marami salamat. Ba't sa hindi ang nagsasalita? Noon kay Bantag, nang sinisiraan si Bantag, laging presko si Katapang. Thank you very much. Dahil po sa inyo, tayo po ay laging nagpa-presscon si Katapang. Ngayon napalpak na mag-air sa himpapawid. Magulo ang Bucor, hindi na humaharap. Ay sulitin mata mo. Sabi nito ni Drogon, akala ko si Kiray. Hindi si Kiray yan. Yan po si Angelina. Angelina. Mamaya alamin yes natin kung sino yan si Angelina. Nagsagawa naman ang clearing operation ng Bucor sa Quadrant 3 kung saan nangyari ang pamamaril. Dito natagpuan ang isang bangkay ng isang PDL na may saksak ng ice pick. Kinilala ang biktimang si Alvin. Oh, ito naman, meron naman PDL na may saksak may ice ng ice pick. Ang gulo na, di ba? Bernie Sigris, maraming salamat. Ang galing-galing mo, Katapan. Ang galing, palakpakan. Balik na naman ang kabuluhan, ice pick. Bakit may ice pick? Eh, nung panahon ni ni Bantag, wala na yan. Na lahat yan eh. Oh, di ba? Oh. Ngayon, patay na. Alam mo, nasaksak ito lang ng ice pick. Lagi kong paulit-ulit na sinasabi sa inyo ito. Eh, di ba? Sabi kong paulit-ulit to. Huwag na nating pahirapan ang utak ng ilan dyan. Simple lang naman yan eh. O, di ba? Sinasabi nila noon, masamang tao si Bantag. Masamang masyadong ano. Pero kita naman natin nung panahon niya. Disiplinado ang mga nakakulong. Yung otoridad. Sino ang matapang? Yung otoridad. Ngayon, sino na matapang? Yung may ice pick at may baril. Oh, ang matapang ngayon, ang mga nakakulong na. Diba? Oh, ibig sabihin lang nung simpleng-simple, ano, mag-resign ka na, Katapang. Yes, palpak. Ang kwenta. Oh, resign. Hindi ka matapang. Ikaw isang mahinang nilalang. Walang kwenta. Hindi bagay dyan. Inutil siguro, ka, maganda Katapang. Maganda sa'yo, Mr. Katapang, bantayan mo na lang yung mga asawa mo, misis mo, o di kaya yung kapitbahay nyo, yun na lang ang bantayan mo. Baka mamaya yung kapitbahay nyo, ako ano-ano ginagawa, babuti pa yun na lang bantayan mo. Wag na yan. Diba?
Dapat siya yung mag-resign na. Enriquez Barba, 55 anyos at miyembro ng Bahala Nagang. Posible raw na napagbintangan si Barba na nagturo sa baril ng gunman, kaya ginantihan siya ng grupo nito. Dinala sa Bartolina ang namarila PDL. Nakuha mula sa kanya isang kalibre 46. Bakit nawawala si Katapang? Tapita, lumabas ka, Kagapang. Nawala yung tapang mo, yung ganun mo, namimiss ko na, oh. Yung gumaganong-ganong ka, yung umo, gumaganong-ganon. Oh. Namimiss ko na yun, eh. Kaya nga. Hindi nyo ba namimiss yung ganun-ganon ni Katapang? Ano yun? Ano niya? Ingong baril. Iniimbestigahan niya pag nagsalita. Ipasok sa kulungan. Sinibak na rin ang lahat ng duty officer na nakatalaga kagabi. Grabe, ang hangin. Kawawa naman ito si Angelina Bautista. Siya ang hinaharap. Kawawa naman. Alam mo, grabe yung ano ha. Eh, yan ang isang halimbawa ng walang kwentang leader. Correct. Yung nagka-problema na, ang hinarap, eh yung kanyang assistant. Kaya nga. Labas mo mukha mo, Katapang, kasi palpak ka. Yung kanyang assistant, hindi ho yung hindi yung sarili at hindi yung nag-take ng kanyang responsibility. Hindi, aakuin ko to. Problema ko to, nagkamali nito, aayusin ko to. Asa na yung Katapang na yun? Wala na. O baka naman, baka naman, ha? Baka naman, pinaplanta nyo na yung istorya na may kasalanan na naman dyan, si Bantag. Nagtatago na nga yung mama, may siya pa may kasalanan. Hindi, ha? Baka ganun na naman yan. Ha? Baka si Bantag na naman may kasalanan yan. O, tuloy. Isinailalim din sa Red Alert ang Bucor at ipinagbawal muna ang lahat ng dalaw. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, pabaw po. Eto, ha? Eto, ha? Tingnan niyo kung sino si Angelina Bautista. Ano lang natin ha, ipapakita ko lang ko sa inyo. Yan ang sabi ni Bantag kung sino si Angelina Bautista. Ang istorya kasi nito, caterer who fed 13 pesos per meal to inmates named Bucor Superintendent. Ito daw si Angelina Bautista, ayon ito sa report ng Rappler, jail senior inspector used to cater prison meals budgeted at 39 pesos inmate a day, stop as, so sa madaling salita, siya pala ang nagke-cater noong panahon niya, siya yung isa sa mga superintendent sa babae, okay? Eh, siya din ang nagkikater ng pagkain. Conflict of interest na. The private caterer who served meals budgeted by Bucor at 13 pesos each for correctional institution. 13 pesos? Prisoner was appointed to be superintendent. Conflict of interest. Dahil deputy siya dyan. Doon pa lang, medyo may conflict of interest na. No. Kaya tapos na, siya ito, ang nagkikatering ng mga pagkain ng mga nakakulong. Ito ay kinasuhan. So, kinasuhan no ng... wait lang, ha? Ito, oho. Ito, papakita ko lang sa inyo, ha? I-play na lang natin yung dating video ni Bantag. Yes, okay? Kung sino yan, si Angelina. Niya si Angelina. Ito po, play natin, ha? Ito po yung dating video ni Bantag. May pero doon, eh. Ang tanong ko lang naman, nagtatanong na naman ako dahil kung full support ang DOJ sa akin, bakit i-relieve yung mga tauhan ko na hindi naman involved? Oh, remolya pa. Mukhang, na dinesarmahan, tinanggalan sa sasakyan, gusto nang pabalikin sa BJP. May ginawa bang kalukuhan yung mga yon? At mo lang ang target nila, dinamay lahat-lahat. Mga Marines na retired yung iba na, mga retired kamo pala, na nagsisecure sa akin. Lahat yun, ura-urada, tinanggal din ni Katapang. Wow. Iba niya alam, nagaling din sa Tawid Dagat yung mga yun, kung saan-saan probinsya. Asan na sila ngayon? E di pa, para kami lahat, matauhan ko talagang basang sisiw. Hindi naman kami katulad ng mga Bucor na binisipin ako. Sila mga involved sa anomalya. DCT for sale, hospital, pass,
Kung ano-ano pa. Disiplina daw di talaga ni Bantag dati. So, sinasabi niya dito, nung panahon daw niya, matitino, tinanggal niya yung mga gumagawa ng katarantaduhan. Okay? Kaya nga, kung ano na yung mga binanggit niyang katarantaduhan na ginagawa ng mga personnel doon. Ngayon, nung siya na po ang tinanggal, dahil nga pinulitika siya, tinanggal yung mga matitinong, wala namang kinalaman. Mga Marines na tauhan diba? Ni Bantag na at mga ito, matino. Dahil nga nawala na yun ngayon, binalik ngayon yung mga alam na natin, mga salot, mga walang kwenta. Ginawa ni Katapang, kasi itong heya ni Katapang na BGMP dati, retired na salba, gago, si Angelina Bautista Lumba, yun ang advisor niya. Na titupan niya yung arong isa ring bugok na dyan. Sinasabi ko ito dahil yun ang totoo. According to Bantag, ito nga daw yun. Ginawa pang advisor. Ngayon, ito na, nakita natin na nakapwesto na. Oh, si Angelina diba? Bautista. Sino bang nagsuspend sa kanila? Mga ombudsman na. Hindi naman ako. Sino bang nagpa-imbestiga noon? Time ni na ano? Mauungkat na naman. DG file doon nung time niya na maraming nasuspend yan. Yun ang mga gustong ibalik at ibinalik na ngayon sa pwesto nitong magaling na si Katapang. General, nabating mo si ito ba yung si dating jail inspector Angelina Bautista, yung taga BGMP na nasangkot din sa ibang kontrobersya sa BGMP? Tama yun, tama po yun. Yan yung sinasabi ko, napakaulol po niyan. Magtiwala ka na sa ahas, wag lang sa taong yan. Ako po! Magtiwala ka na sa ahas, wag lang kay Angelina Bautista na yan. Ito naman ay report sa inquirer.net. Plunder complaint filed versus BJMP executive over alleged fund misuse. Ano daw yun? A plunder complaint has been filed against ranking official including the chief of the Bureau of Jail Management BJMP for the alleged misuse of inmate food allowance worth at least 50 million from 2012 to 2014. No, 50 million misuse ni Angelina Bautista ang mga pagkain. Sino yun? Ang sabi budget. Dito sa inquirer.net, si Inspector Angelina Lumba Bautista said that the reported abuses occurred during the transition periods in which provincial jails were turned over to BJMP. Ngayon, nakapwesto so, na ulit, balik sa bilibid. Okay, nililinaw lang ho natin ha. Hindi ho siya suspended. Wala hong ang ano pa lang dito is linawin lang natin para malinaw ha. Baka sabihin ng iba, plunder complaint filed. Okay, wala pa namang desisyon. In fairness, para lang malinaw, wala pa namang desisyon. Although, may final na ho yung complaint. Okay, malinaw yon. So, ang akin lamang, sabi ko nga, ito, lagi nyo tatandaan. Lagi nyo itong tatandaan. Ang hustisya, maaaring maloko mo in certain period of time. Correct. Tama pero, don't ever forget, sabi nga hindi natutulog ang Diyos. Yes. Nakikita niya ang lahat ng bagay. Kapitan mo lang yung tamang ustisya, doon ka lang sa katotohanan, lalabas at lalabas ang katotohanan. Exactly. Diyos ho nagsabi niyan. Pag sinabi ng Diyos, hindi ho pwedeng baliin. I agree. Pag sinabi niyang, hawakan mo lang ang katotohanan, hawakan mo lang ang ustisya, wala sino mang tao ang babali niyan. Kahit pa for a moment, sabihin na natin for a short period of time, feeling mo nagtatagumpay yung mga masasamang tao, totoo naman yun. Hindi naman sinabi ng Biblia na ang mga masasama hindi magtatagumpay. Hindi, magtatagumpay sila sa simula. Simula, correct. Magtatagumpay sila, pero hindi ho sila magtatagal. Magtatagal, at yes. At eventually babagsak at babagsak. Kaya ikaw, Ma'am Shi, Lisa Smugs, hindi ka talaga patandaan. Magtatagal. Kaya nga, natatawa ako eh. Ikaw, BGM, hindi kayo magtatagal. Si Bantag, alagang binagbintangan na nila ng lahat si Bantag.
Ngayon, ginawan pa nila ng istorya hanggang mabigyan siya ng warat. Nagtatago na ngayon si Bantag. Kaya nga, kawawang isipin Bantag. Mo, ha, yung nagtatago. Mama wala nang ginagawa. Nagtatago na lang. Walang kasalanan. Nagtatago alam mo ba, na lang. Mahirap naman na magtago. Eh, sa totoo lang, hindi ho biro ang magtago. Correct. Ha? Kaya nga, isipin mo yun. Wala ka na ngang ginagawa. Nagtatago ka na. Bumabawi pa ang kapalaran. Ika nga. Ibig sabihin, isipin nyo, nananahimik na yung mama. Wala nang ginagawa. Di na nagsasalita. Tapos eto ngayon, lumalabas ang baho ng Bucor nung nawala siya. Eh, kita nyo naman eh. Oh, di ba? Malapit diyan na. Diyan pala makikita mo na. Pero, may araw din. May araw din yung mga nagsisinungaling. May araw din yung mga gumagawa ng hindi maganda. Kaso, tuloy hindi ito, matanggal si Katapang ay, kasi sino naman ang presidente, si BBM. Kahit pa inalagaan mo yan, tutuklawin kamay mo. Oh. Kasi kung linagay yan sa CIW nyo, tanungin nyo si Napolis kung magkaanong inistapan niya. Kung buhay pa yung isa doon na drug lord, kinaibigan, inutangan din niya, kinuhanan ng pera, eh, hindi rin binayar. Ganon kasalbahe ang babaeng yan na hit. Grabe, ah. Iya ngayon ni Katapang. Hepe ngayon ni Katapang. Ganyan daw kasalbahe, meron daw nilokong drug lord. Oh, yun ah. According to Bantag, not according to. Yes, sabi ni Bantag, grabe, inutangan, hindi kasi na binayaran. Kasi drug lord, kesyo may mga inutangan daw, kesyo kung ano-ano na ginagawa dyan sa loob. Kaya nga siya nagtataka, ginawa pang hepe. Di ba? Ginawa pang hepe. Ngayon nga, deputy. Ibig sabihin ng deputy na director, second in command. Kaya nga. Grabing posisyon, ha? So, ibig mo, ito lang eh, ganito lang. Kung totoo yung sinasabi ni Bantag na tiwali yun si Angelina Bautista, kung totoo yung sinasabi ni Bantag, at kita naman natin, oh, may kaso pa nga, di ba? Na sa plunder daw sa ombudsman, although hindi pa guilty, ibig bang sabihin noon posible na magkaroon ng hindi magandang pamamalakad ngayon sa Bucor? Posible. Hindi natin masasabi, di ba? Paano natin masasabi na merong hindi magandang nangyayari sa Bucor? Paano natin masasabi ngayon, ha, na totoo yung sinasabi ni Bantag na ito yung babae na ito ay medyo ganun? Huwag na ho tayo maghanap ng iba pang resulta. Tignan na lang natin. Diba? Tignan na lang natin, itong nangyari. Paano uli nakapasok ang baril? Paano nakapasok uli ang ice pick? Diba? Sabi nga, always remember this. Oh. Sabi, diba, na. Tinanong na mga paano mo daw malalaman ang totoong Kristiyano? Sabi ng Panginoon, alam niyo, sabi, the fruit, you will know them by their fruit. Hindi ho sinabi ng Panginoon na you will know them by their words. O kaya, you will know them by their attire. Hindi. Ang sinabi ng Panginoon nung tinatanong, sino, paano mo malalaman ang tunay? You will know them by their fruits. Ibig sabihin, yung bunga ng buhay, dun mo malalaman kung sila ay talagang mananampalataya. Ganon din ang aplikasyon nito sa lahat ng bagay natin sa buhay. Halimbawa dito, paano mo malalaman at masasabi na tiwali ang manamumuno sa Bucor? Simple lang. Ayan na, nagkagulo na. Simple lang po. Yan ang ebidensya. You will know them by their fruits. Na hindi maayos. Yan ang ebidensya na hindi maayos. Ano ngayon ang itsura ng Bucor? Kaya nga. Ito ang itsura ng Bucor. Bumalik ang dating dilawang style ni Dilima. May baril. Ito itsura ng Bucor. May ice pick. May show. Diba? Sabi mo na inimbitahan ng Mocha Gears. May mga pasyosyo na pala sa loob. You will know them by their fruits. Hindi na natin kailangan pumunta pa sa ombudsman para malaman kung guilty ang mga dapat na guilty. You will know them by their fruits. Diba? Nung panahon ni Bantag, patay. You will know them by their fruits.
Patay yung mga drug lord. Actually, gusto ko nga ano eh, nung dating na-interview pa natin, matagal ko nang, mula nung ano, hindi ko na siya na-interview, yung huli na yon, yung hindi pa siya wanted, doon ko lang siya uling nakita eh. Nung gusto ko nga sanang itanong, yung totoo, COVID ba talagang kinamatay ng mga drug lord? Ba't lahat lang mga drug lord ang namatay? Yung mga, hindi kasi ito, isipin nyo mabuti ha, yung mga drug lord dyan, may sariling tulugan yun eh. Oh, kahit masabihin natin na buwag na yung mga sariling tulugan, sigurado ako, sila-sila, hindi ka pwedeng, sigurado ako may sariling higaan yun, di ba? At the same time, may mga nagsisilbi dun, kasi may pera yun, di ba? Ibig sabihin, sa dami-dami na mamamatay na may COVID, yung pa mga drug lord. Kaya gusto kong talagang tanungin sa kanya yun. Gusto ko talagang tanungin sa kanya yun. Bakit yung mga drug lord ang namatay na may COVID? Nahihiya lang ako eh. Bakit? Baka mamaya sagutin niya yung totoo eh. Eh ano pa naman niya, pag tinanong mo, parang si Ormen, yung parang barkada lang na pag tinanong mo siya, parang hindi siya yung ako eh, yung karangal-rangal ako. Hindi, sasagutin ka niyan, tol. Ganun. Tol. Ang totoo niyan, tol. Ganito yan eh. Hindi, walang biro. Minsan niya, napapakamot yung mga abogado niya eh. Kasi parang, huy! Hindi, alam mo yung minsan, ikaw na lang yung mahihiya magtanong. Kasi masyado siyang totoo. Hindi siya yung ano eh, hindi siya yung... hindi ko sasabihin to kasi baka mayari ako. Hindi ko sasabihin to. Hindi, totoo siya. Kaya nga nung tinanong namin siya, so ano masasabi mo kay Marcos? Oh, nabudol-budol. Dire-direcho eh. Ganun siya. Walang paligoy-ligoy, sabi nga ni Ann Harot, di ba? Yeah? Okay, si... General, siguro, pahabol na tanong lamang. Eh, ngayon, halos... Sinabi mo nga kanina, 50 tauhan po ninyo ang nawala, kabilang na po kayo, at nadamay nga at tinanggal nga dyan sa Bilibid. Anyway, yan na ho yung balita tungkol dyan. Anyway, simple lang naman eh. Kapalpakan ito ni Katapang, yung Bautista, at yes. Syempre kapalpakan ho ito, ni Remulla. Walang iba ko hindi, si Remulla. Secretary Remulla. Bata niya ito si Katapang. Bata niya eh. Diba? Bata niya, pinagmamalaki pa nga niya yan dati pa eh. Dilawan. As in, tuwan-tuwa yan eh. It's just, the president will sign this tomorrow, kahit hindi pa nasa-sign. Inabot na ilang linggo yun bago masign yun, di ba? Tapos eh, kaya nga, si Remulla dapat managot yan. Correct. Kaya lang, wala tayong magagawa eh. Di ba? Wala tayong magagawa. Eh, manhid kasi yung presidente. Eh, sana talaga hong tignan ng ating Pangulong Marcos ito o magbubulag-bulaga na naman siya. Pipi kasi at bulag yan every eh. Every time na may kapalpakan. Bulag at pipi. Wala siya DOT. Correct. Diba? Wala siyang salita. Ano sino sumunod? Pagkor. O kapalpakan. Walang sinasabi. Ito, palpak na naman. Parang walang immigration. DOTR. No, ilang beses pumalpak sa airport, hindi tayo nakarinig ng something. Kaya dito nga. Sa ating Pangulo. Manhid. Yung ating mang Pangulo. May pakiramdam pa ba yan? Wala na. Pakisiguraduhin ninyo, baka wala nang pakiramdam yan. Hindi ko alam ba't ganun eh. Diba? Yun lang ha, hanggang dyan lang. Yun ang problema. Kasi yung pangulo natin, walang sariling desisyon. Sigurado ako, pag hindi tatanggalin ni Remulla si Katapang, hindi papanagutin, wala ring salita si BBM. Ganun yun, mga connect ang mga ano niyan eh. Connected ang mga bitukan ng mga yan eh. Magkaparehas sila ng mga style. Mga dilawan. Kaya nagsisip-sip. Ano yan? Ay, nako, wag na. Kaya yan lang. Ang saya-saya ko.
balik na naman. Balik na naman nga yung ano eh. Kasi sabi ni Banat Bay, inimbitahan ng Mocha Girls. So meaning, may pa-show-show na naman sa loob, pa-concert-concert. Ang galing-galing mo katapang. Tapos ngayon, sasabihin nyo, isolated. Isolated kasi na-booking na kayo. Ha? Na-booking kayo ngayon kasi may namatay, may nag-amok, may binaril. Oh, ayun na. Kaya sabihin nyo lang, isolated. Baka nangyayari na yan. Pero hindi lang kayo na-booking, ngayon pa lang. So, ngayon nyo sasabihin, isolated. Huwag nyo na kaming paggaguhin ang taong bayan, hindi na kami mga bulag. Alam na namin kung anong klase kayong mga gobyernong nakaupo dyan. Alam na namin kung ano kayo. Ang galing-galing ni Bantag noon. Tinanggal nyo, pinupolitika ninyo, kinasukan nyo pa na wala namang ginagawa. Walang namang masamang ginagawa. Ngayon, ano na? Ah, ikaw BBM, tingnan lang natin, observe natin kung magsasalita ka ba. May boses ka ba? Baka sobrang kamanhid mo na. Ha? Ah? Nakakagalit. Nakakagigil talaga. Yan ang style ng mga gobyerno ngayon. Gusto nila laging masaya. May concert. Ha? Ah? Yun, rambulan. Ganyan dati, nung panahon ni Pinoy. Laging rambulan daw sa loob yan eh. Gulo-gulo daw ng bilibid noon eh. Panahon ni Pinoy Aquino. Ngayon, ganyan na naman. Ay, grabe. Bagong Pilipinas. Bagong mga walang kwintang gobyerno. Mga palpak, mga inutil. Yun, ang bagong Pilipinas mo, BBM. Kakahiya ka naman.